Meron pa nga po mga strips po na nilalagay, di ba, na parang iniiwan nilang ganyan. Mm-hmm. Advisable po ba yun? O may mga adverse effects po ito pag matagal yes. natin nagamit? Sana nga po sa dentist clinics na lang sila na professional yung mga... Meron mo na mong whitening treatment for for patients. Ang dami pong lumalabas. Eh, parang bibili ka lang online, tapos isusuot siya, tapos parang may blue na... Ikaw mismo gagawa? Oo, parang may kit siya, tapos may mga, parang may cream yata, hindi ko maintindihan, bago mo isuot yung, isuot yung parang laser, tapos blue yung nilalabas niya, pampaputi daw ng device siya, tapos, device. Ayun, nadaming mga gumagamit, na po-prove naman daw nila na totoo na, hindi ko alam kung bayad ba sila or ano, pero at least alam natin sa mga doctor talaga, kung kailangan talaga, professional ang paglalagay ng mga ganun. Mm-hmm. Sa mga ganun pong mga treatment, ano po po pwedeng maging complications kapag mali yung ginawa nila? Eh po pwedeng maging makasugat, ano yung ipin nila, maging lumambot, mga brittle, kasi hindi natin alam, marami kasing online. Mm-hmm. Siyempre, kailangan sa professional ka para nag-aral talaga. Mm-hmm. Kasi pag sa online, wala ka namang babalikan. Mm-hmm. Yes. Ay, nangyari sa ipin ko ganito. Wala nang... Siyempre, may pera pa rin yun kahit mm-hmm. na sabi mura lang naman, pero yung damage after... Tsaka mas maganda kasi, Dok, na di ba naiintindihan din ng pasyente mm-hmm. yung mga ginagawa niya, kung ano yung pwedeng mangyari mm-hmm. if kung sakali na ginagawa niya yung isang bagay na hindi naman pala dapat niyang ginagawa. Yes. Oh, DIY na yun. DIY. Oo, ang daming ganun. Pero, Dok, sa mga ano naman, pag-usapan naman po natin yung kumbaga, oral disease. Ano naman po yung mga pwedeng makuha ang oral disease kapag may mga mali tayong practices sa when it comes to brushing your teeth or yung mga mouthwash po? Ano naman po yung pwedeng makuha? Ayun na nga. Una, pag hindi tayo nagtutoothbrush, mm-hmm. una. Magkakaroon tayo ng mga cavities, yung mga hole yung sira ng ipin. Yun yung una, cavities. Mm-hmm. Tapos kapag hindi ka rin nag-toothbrush, yung plaque na na-accumulate sa ipin natin, mm-hmm. pwedeng, yung plaque kasi, yun yung unang-unang layer na natitira pag hindi tayo nag-toothbrush. Mm-hmm. Okay. It can also cause disease like cavities nga po. Yun nga. Mm-hmm. Talaga makapal talaga. Nakakapanood ako ng mga nag-extract ng mga plaque na gano'n. Sobrang kapal na parang, parang isa pang ngipin yung tinatanggal nila. Mayroon gano'n. No? Kaya dapat talaga. Po talaga ayun, parang talaba na yun. Alam ko sa matlang may calculus. Rocky, sa pag-cleaning naman, every, tuwing kailan po ba dapat nag-clean ng teeth ang ating mga dapat kasanda? Talaga, twice a year. Mm-hmm. Alimbawa, may isang pasyente maalaga sa ipin, twice a year will be okay. Pero pag meron kasing sobrang madumi sa ipin, mm-hmm. we recommend kahit 4 times a year. Okay lang yun. Kasi para sa kanila din yun. Katulad ng mga nag-smoke. Diba? Kailangan maalaga talaga. Kasi minsan sasabihin, Dok, hindi ko po maiwasang mag-smoke. Mm-hmm. Ano, lagi kang mag-visit. Kasi gusto daw niya mapanatiling maganda ipin. Mm-hmm. So, anong gagawin? Hindi lang kaya ng brushing. Kailangan mo ng dentista. Yes. Ano po ba yung maliban po ba sa smoking? May mga usually na madalas pong ginagawa or kinasanayan na ng tao na ginagawa na nakaka-epekto din sa nila. Eh, yung pag natutulog ka, na hindi ka nagtututbrush, napakalaking effect. O kaya, nag-midnight snack, hindi na nakakapag-toothbrush. Tapos kakain ka, yun. Mm-hmm. 30 minutes nga na hayaan mo na may sugary food sa bibig, yun nga, masisira na yung mga ipin. Mm-hmm. Meron ka lang dyan. Kaya dapat lagi kayong may mouthwash na dala. Mm-hmm. Okay, hindi kayo makapag-brush. O teka lang, punta ka ng kahit washroom. I-rinse lang. Pero Dok, sa mga oral disease naman po, meron po bang kumbaga chances or probability na kapag, kunyari may bulok ka na sa ngipin, na pwedeng mag-end up na magkaroon ng infection, tapos to the point na isa surgery, may mga ganun po bang possibility? After the cavity, pag yung cavity hindi mo pinastahan or hindi mo na-treat, mapupunta na yung layer ng sira sa pulp. Mm-hmm. Kapag gano'n na, talagang masakit na yon. Mm-hmm. So, pag lumalim na lang lumalim yung cavity, yung sira ng ngipin, hanggang sa root part na, mm-hmm. lalabas hanggang sa baba na, yun na yung infected. Makikita mo yung malalaki na yung magana, and then may mga alveolar abscess, mga abscess na parang infection na ang mangyayari. So, yun. Ang treatment na sa mga ganun, extraction. Mm-hmm. O yung iba kung medyo maaga-aga pa, root canal treatment po. Root canal treatment. Pero yung mga treatment po na ginagawa dito, affordable naman po. Kaya naman po ba na kumbaga ng masang Pilipino? Yes, kaya naman. Mura lang ang mga magpa-dentist. Kaya dapat magpa-dentist tayong lahat. Huwag kayong matatakot kasi
mas lalong hindi nagpupuntan din is mas mapapamahal ka. Mm-hmm. Totoo po. Parang yung lagi na rin sinasabi ng mga doctors din natin eh. Sa sobrang takot mo na bumisita sa doktor, pag bisita mo doon sa malala, pag hindi mo na kayang matiis, oh, mas doble yung pabayaran. Malala na. Tapos mawawalan ka na ng ngipin by that time. Kasi pupunutin na lang namin, no choice ka na eh. Nakakawala pa naman ng confidence, di ba? Kapag may ano ka sa, di ba? Ang laki ng epekto nitong ngipin sa ano natin. Alam ko, may nakita kong isang ads po na parang may isang poster na parang isang family picture. Tapos parang yung isang lalaki, walang ngipin sa harap. Mm-hmm. Pero pag tinignan yung picture, parang napapansin mo kaagad yung may bungi. Pero hindi mo napansin yung isa pala, anim daliri. Kumbaga parang sa ipin sa kasi talaga. Window of malaki our pala, face yes, kasi. Napakahalaga ng ngipin talaga. Ang binta, yung talaga unang nakita. Kasi pag nangiti ka, kitang-kita kaagad. Pero about po, balik po tayo doon sa may mga pits and fissures po. Kapag pa nagpalagay po ba tayo nito, gaano katagal po ang tinatagal nitong mga fissures na to? Depende kasi sa pasyente. Meron kasi, let's say, nilagyan. Tapos sobra siya namang kumain ng chicharon, crispy pata, lahat ng malulutong favorite niya. Mm-hmm. Eh syempre, kailangan bi-visit siya sa dentist para makita kung natanggal ba, pwede pang i-reapply. Okay, pero sa mga regular na hindi naman po siya mahilig sa mga ganito, gaano katagal po yung isang matagal. Matagal din. Minsan, taon din. Minsan, 18 years old na yung bata, i-apply 6 years old, 18 years old, nandun pa siya. So parang, maganda nga. Permanent na sisira ang ipin. Hindi maalaga kasi sila. Okay. Alagaan din talaga. Kasi may kilala po ako kasi. Hindi ko na lang po papangalanan. Pero mahilig kumain ng yelo. Ano po ma-advise sa mga yan? Yung mga kumakain. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, di ba? Pwedeng magka-crack dahil sa sobrang lamig. Mm-hmm. Talagang may, kumbaga may temperature lang talaga dapat na kumbaga yung pinapasok extreme natin. Extreme temperature, hindi talaga po. Okay, any extreme, mainit o malamig, hindi maganda. Lahat ng sobra, hindi maganda. Okay. Mm-hmm. Kaya ako pinapalamig ko. Ano. Pero daw may question naman po ako sa mga implants. Yung mga tawag dito, yung mga wala na po talagang ngipin, tapos nagpapa-implants. Kapag meron po bang implants, may possibility pa rin na kumbaga magkaroon pa rin ng mga diseases, mga oral disease, nangyayari pa rin po ba yun? Ang implant kasi, usually titanium ang implant eh. Mm-hmm. Hindi na, wala na, ang buhay yun eh. Ah. Pwedeng, or ang tanong mo, yung oral disease na pwede. Na pwedeng mangyari. Failure of implant, posible din pagka hindi tamang nailagay yung implant. Minsan, hindi kumakapit ng maigi. Yung at saka yung angulation. Minsan, na may mga sakit din na nakukuha. Natatanggal siya. Oh. So that's a professional talaga lumapit. Yes. Yung nagkakos naman, Dok, ng mouth disease. Di ba yung nauso yun? Parang kumikis daw yung mga adults sa mga bata tapos nagkakaroon sila ng mouth disease. Factor din po ba dun yung mga cavities? Kung baga pag hindi natin iningatan yung ating mga ngipin. Oo. Kasi minsan, di ba, pag may edad na hindi nagpupuntang dentist, syempre madami na. Sure na tayo na marami ng sira, marami ng mga calcular deposit na dapat tinatanggal ng dentist. Kaso hindi nagpupunta. Tapos kikis ka sa bata, minsan lips to lips. Yes. Siyempre, we can transfer our bacteria. Okay. So siyempre, yung bata na malinis ang bibig, nahahawa. Ayun. Pwede transfer. Kaya talagang napaka essentials talaga ang dentista. Hygiene practices at saka ang... Saka katulad nga po nung pinalabas sa atin bago po yung mag-start yung UPK natin, yung usapang pangkalusugan, di ba sa commercial natin dito sa UNTV, yun nga yung parang ang daming bacterias na makikita sa millions atin. Millions of bacterias sa bibig natin. Meron pa po yung sinasabi na may mga infections minsan sa ngipin na parang connected sa puso natin yung infection. Ano po ba yun? Yes. Ang puso natin at saka ang bibig natin, actually, alam nyo, iisa lang ang mikrobyong, magkapareha sila ng mikrobyo. So, usually, pag dapat, pag yung mga may sakit sa puso, mas maalaga dapat sila. Usually, hindi namin siya pwedeng bunutan ng karaka-raka. We have to have clearance from their doctors, cardiologists, bago namin sila i-treat kasi very sensitive yung mga so, ganun po. Kaya kung may mga, sana hindi sila mag-develop ng mga sakit sa ipin, mga infection sa ipin. Kasi dangerous din pagka meron kang infection sa ipin. Bumababa kasi yung risk ng pasyente. So, pwedeng maka-apekto yan sa kanila. Mas lalala. Ganun ka-vital talaga. Kala mong ipin lang, pero matawan talaga yun. Kasi tsaka feeling mo, hindi siya connected sa iba. Parang kasi
ano lang siya, ngipin siya eh. Tapos parang, mouth lang. Oo, akala mo dun lang siya. Pero yun pala, ang daming niyang, kumbaga ang daming pwedeng connected sa kanya. Pero Doc, may question naman po about sa mga adults naman na kumbaga nawala na ng ngipin. Ano po ba yung mga pwede na lang options na kumbaga para makabite ulit sila or makakain? Bukod po sa, di ba po may mga pustis o may mga implants. Ano po yung mga options na pwede nila? Una nga po, yung dentures. Kasi wala na silang choice. Kung wala na talaga silang ngipin, hindi naman nila pwedeng kumain ng walang ngipin. Hindi madudurog. Usually dentures po yung mga prosthesis na ginagawa ng mga dentista din po sa clinic. Or implants, pwede rin po. Yan. Pero when it comes to affordability po, ano po mas affordable sa ganyan? Dentures ang pinaka pwedeng so, at mas murang treatment for them po. Pumapalo po ba sa magkano? Bawa yung dentures sa buo? Kasi di ba mga lolo't lola natin? Isang set minsan. Isang set depende. Depende kasi yun eh. Hindi, depende kasi minsan di ba, pag pumunta ka sa isang clinic, siyempre, high-end yung clinic niya. Siyempre, iba yung price. Siyempre, nagbabayad siya ng rent. Depende rin. Siyempre, pagka friends mo, siyempre, iba rin ang price. Okay. Depende na pag may mga standard. May mga standard prices. May mga standard prices naman. Affordable naman yun, kaya kayang-kaya niya po mag-provide. Sana hindi nga tayo magka-prosthesis eh. Kung aalagaan natin patuloy ang ngipin natin, hindi na tayo kailangang mag-dentures. Ako na rin po yung gumastos ka ng kahit papano. Pero at least confident kang makakamitin. Oh, prevention pa rin ang importante. Yung mga diseases na meron sa future, mapo-prevent na. Yun ang importante.